Hello guys, good morning sa inyo. Magandang tanghali sa inyo. Tanghali na. Ang oras natin ay 12:25 na ng tanghali. Nagising ako siguro around 11, mga ganon. Ito, nakapag-prepare na, nakaligo na. Welcome back sa inyo na mga sumusuporta sa akin. Kung ikaw ay bago sa aking channel, welcome sa'yo. Welcome sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Ising ko lang po ng konti, ako'y nakatagil. Pero siyang lalo nyo, mayroon ako dito, Inis ako dito, yung mga tao na pasalamatan ko, reflex ko sa video na to, kasi sila yung mga tao na nakatulong sa akin para maging 1,000 subscribers. Yes! Ang video na to ay about sa kung paano ko na-reach yung 100 subscribers ko. Kasi, di lang nag-uumpisa sa YouTube, gawa ng channel. Maalala ko lang, share ko lang. June 2018, ako nag-start mag-open ng channel na to. Channel ko, syempre, dahil sa aming prof sa E-System College sa Pusal, na ang pinaproject niya sa amin, or pinaktivity niya sa amin, is vlog. Kung mapapanood niyo yung aking mga videos noon, dalawa lang naman yun. Kasi nga, sobrang hiya ako. Parang natutunaw ako sa pinagagawa ko. Hindi ko na ginawa yung ibang activity na pinapagawa niya. At pero salamat naman sa lang kasi nalang pinausap ko siya. Ay ko, sorry, hindi ako ginawa ko. Tapos hindi ko alam yung mga sasabihin ko, paano ko harap sa camera. Pero parang hanggang ngayon naman kumapalang ng konti yung pagmumukha ko. Pero still, yung mga pinagsasabi ko parang mga walang-wain sa akin. Pero sa insyanyo na. Okay, balik tayo sa akin. Paano ko nga ba nakuha yung aking 1,000 subscribers? Siyempre una, nag-search ako, nanood ako ng mga vlog. Tapos parang wala naman ako nakuha ng importante. Hindi ako sumukun, try ko rin ako, tuloy pa rin ako sa panonood sa mga sa YouTube, nakikita rin ako ng mga tutorials doon, kung paano. Then one time, nakita ko sa Facebook na mayroong sub-to-sub. Ayan. Marami nakakarinig dito sa sub-to-sub. Itaya ko noon. Tapos, napansin ko na ang bagal umusad kasi sagga ng sub sa kanila doon sa ibang mga nagkakasub doon, sub-to-sub. Pero yung iba sa kanila, hindi naman nagsasub back. Kaya parang pagod ka lang, tapos ano ba, mga 20 sub or 20 channel yung ginawa mo, naisub mo. Tapos babalik sa'yo, minsan 5 lang, babalik sa'yo, minsan wala pa. Swerte mo pag meron. Pero meron naman. Hindi ko naman encounter nang sa 20 na sinabo na walang nag-back. Meron naman. Tapos doon sa pagsasub-to-sub ko na yun, doon ako may nakapag ko na naging friend ko na sa Facebook. Tapos until now, nakaka-chat-chat pa rin kami. Ni-invite niya ako na umatin sa kanyang LL, which is, lalagay ko dyan, si Sir Nathan. Nathan TV. Salamat sa'yo, sir. Hindi ko alam kung si Sir Stanley ba yung nakachat ko o si Ma'am Shin. Pero that time, ang mas active naman sa channel na yun ni si Sir Stanley. Siya yung nag-operate ng channel ni Sir Nathan TV. Ninibate niya ako matin sa kanyang LS. And thankful ako kasi... Pinukul ko muna sandali yung aking pagbibidyo kasi... Naglagay muna ako ng konting colorete. Kasi napansin ko parang amputla-amputla ako dun sa video. Pero ngayon, medyo fresh. Kanina kasi bangag. Medyo bangag pa rin naman, konti. Pero... yun ang pansinin. Doon tayo kay Sir Nathan. Siya yung unang LS na nasalihan ko. At doon nga nakagain ako ng 20 plus na banana. Kung tawagin niya. 20 subscribers yung na-hit ko doon. Tapos, doon din, nakamit din ako ng mga ibang mga friends dito sa YT World. Kagaya nila Sis Olea, tsaka kapatid niya si Tisay Vlog, at marami pang iba. Bali, itong dalawa lang talaga yung parang naging close sa akin na sila yung lagi kong nakaka-chat o lagi kong nakakasama sa LS, lagi kong nakakausap. Ayan. Tapos, next doon kay Sir Nathan is si Sir Jan Enjoy. Ko alam kung Jan Enjoy Vlog or Jan Enjoy Channel, nakalimutan ko na. Siya din yung isa ko naging kasub-to-sub sa Facebook. Tapos, naging friend ko na siya. Then, na i-chat niya ako na sabi niya, Miss Rose, baka gusto mong umaten sa LS. Sabi ko, sige, try ko. Kasi may idea na ako kung paano umaten ng LS eh. Tapos nagpunta ko doon sa kanyang sinabing channel. Then, doon na-meet ko yung host na si Sir Lance. Si Sir Lance po ay under ng, or yung ginagamit niyang mechanics doon ay mechanics ni Sir AR Photography. Ayan.
bisitahin nyo guys yung channel na yun at yung mga mechanics nila. May matutuwa kayo guys kasi pag bago ka talaga sa mga LS, sa mga channel, mas mabilis o mas malaki yung makukuha mo na subscribers doon. So, mas mabilis yung pag-grow ng channel mo. Mabilis mong mahihit yung 1,000 subscribers na hinihingi ni YouTube. And then, kayoan, kay Sir Lance, marami ako natutunan dyan kay Sir Lance. Kaya, thankful ako kay Sir Lance kasi kagaya ng kailangan i-verify mo yung channel mo para makilala ni YouTube yung channel mo. At kasi sabi nga ni ano, sabi ni Sir Lance, may na-encounter siya na friend niya na antagal na sa YT, marami ng subscribers, may mga videos na rin, marami na din. Tapos in the end, parang tinanggal ni YT kasi hindi verified yung channel. Parang hindi siya totally naka-registered, parang ganun. Basta hindi siya verified kay YouTube. Kaya ang sabi ni Sir Lance doon, sa pagkakatanda ko, ang tingin doon ni YouTube is spam channel. Yan, ikaw yung channel na spammy ka. Punta-punta ka lang sa mga channel-channel na hindi ka naman active. Yan. Kaya mas maganda guys, na baka ikaw na nanonood ay hindi mo pa na-check yung channel mo kung ikaw ba ay verified channel na. I-verified mo na. At makikita mo yan, pagbe-verified na yan sa YouTube Pictures. Ayan, dun mo siya mahahanap. At dun mo i-verify yung channel mo. And then, at ang nagturo nga niyan ay si Sir Lance Infante. Tapos, diyan kay Sir Lance, marami siyang mga co-host na naipiflex sa channel niya or sa lalive niya. Sa double lalive. Sa kanya mga ano, marami dito guys na mga host na same mechanics sila. Kaya kahit kanino ka sa kanila pumunta, hindi ka maninibago kasi isa lang yung mechanics na ginagawa, pinapagawa nila. Yan, si Miss Tony, Thea's Kitchen, at marami pang iba. Kayo na lang po bumisita at umalam sa ibang mga host. Ito lang po kasi talaga yung mga madalas kong puntahan. Ayan, si Sir AR, si Sir Lance, at saka si Tony Vlog. Ayan. And then, balik tayo kay Sir Nathan. Ito kasi si Sir Lance ay na-stop sa kanyang pag-ELS. So, natenga ako. Kasi kay Sir Nathan, natigil ako sa kanya kasi, diba, 2 to 5 yung kanyang pag-live stream. Eh, ang kaso, that time, busy ako kasi meron akong work na iniintindi. Si Sir Lance naman, gabi siya, 8. Yung oras na yan is, tapos na ako sa mga gawain ko. So, free na ako umattend ng LS. Kaya, dyan ako natambay kay Sir Lance ng matagal. Biglang tumigil si Sir Lance sa pag-ELS kasi meron din siya mga personal na inaasikaso. At busy rin sa trabaho, si Sir Lance nga pala ay isang OFW. Pero naisisingit niya ang pag-ELS. Ganun siya kasipag. Ayan. So, no choice ako. May one time na inabutan ko ng LS si Sir Nathan ng hindi ko alam kung 7 na yata yun ang gabi. Basta pag open ko, nakita ko siya na naka on air pa siya. Sumali ako at inaccept naman ako ni Ma'am Shi. Si Ma'am Shi yung nag-host that time. And thankful. Thank you Ma'am Shi sa pagtanggap mo sa akin ng oras na yon. At doon sa time na yon, na-flex niya si Sir Jerry Abayon. At ito si Sir Jerry Abayon. Pagkatapos ni Ma'am Shi ng LS niya, yun naman yung time ng start ni Sir Jerry. Nung time na yun na napunta ko dun, binisita ko rin yung channel niya at sumali rin ako sa kanyang LS. At thank you Sir Jerry kasi yung oras na yun talaga naman mahigit 30 yung nakuha kong subscribers ko. At yun,
isa yun sa naging mas konti na lang eh, siguro mga 700 na lang, 700 na yung aking ano, aking cha, aking subscribers noon. Sabi ko konti na lang, tapos biglang pagpunta ko sa kanya, boom, ang dami na dagdag. Kaya nagtuloy-tuloy ako dun kay Sir Jerry, araw, gabi-gabi, nandun ako. Kasi kay Ma'am Shi, kay Nathan TV, konti na lang yung aking nakukuhang subscriber. Kasi halos lahat ng umaattend doon, participant doon, ay kasab-to-sab ko na. Kaya ito kay Sir Jerry, mga bagong tao, mga bagong channel. So, matik. Malaki yung numbers ng makukuha mong subscriber sa kanya. Tapos si Sir Jerry, may kaibigan siya na host din, na na-flex din niya doon sa kanyang channel, which is si Papa Poy Poy. E di ganito naman ginawa ko ulit. After ni Sir Jerry, the other day naman, nagpunta ako kay Papa Poy Poy. And same thing, dahil bagong channel, bagong LS, bagong mga tao, ang dami ulit nang nakuha ko. Tapos dito na ako sa kanila nagstay ng hanggang sa ma-reach ko yung 1,000 subscribers ko. Pero hindi talaga siya agad-agad. Siyempre, si YT, pag nag, sabi nga nila, pag nangisda ka, marami kang mapipingwi. Pero si YT, magtataka siya bakit ang dami agad. Itong araw na to, ang dami agad nang subscribe sa'yo. Eh, wala ka namang ina-upload na bagong video or wala naman talagang parang kapakalupan sa channel mo, di ba? Tataka siya, kaya babawasin niya yun. Sabi nga nila, mukbang ni Lolo. Mukbang ni Lolo yung mga subscriber mo. Hindi balik ulit sa mababa. Kaya, mas malakas maglaga si Lolo ng subscribers kapag malapit ka ng mag-1K. Pag malapit mo nang ma-reach yung kanyang requirements, dun siya mas mahigpit. Kaya, dagdag, bawas. Naisip ko, bumalik kay Sir AR Photography. Kasi, matagal na naman akong hindi nakapunta doon, so naisip ko, baka may mga bagong tao. Eh, di pumunta ako doon. Sumali ako sa LS. At, ayan. Sakto, ang dami ko din talagang nakuhang tao. Tapos, plus, pumunta din ako kay Miss Tony Vlog. Ayan, binalikan ko sila. Kasi, kailangan mo talagang, gumawa ka ng technique, gumawa ka ng paraan para mapalago talaga yung channel mo. Para ma-reach mo yung 1,000 subscribers na hinihingi ni YT. Yan, sa kanila lang. Tapos, after na nadagdagan yung aking subscribers, nagpahinga ako mga ilang araw, balik ko ito kay Sir Jerry, balik ko ito kay Sir Papa Poy Poy. Ayan, hanggang sa na-meet ko na nga ang 1,000. May pasobra pa! Kasi 1,000, basta may 1,000 mahigit yung subscribers ko nung i-apply ko ang aking monetization. At yung monetization ko nga pala, guys, one day process lang. Wala pa ngang 24 hours eh, mga 12 hours pa lang. Approved na yung channel ko, kaya grabe, blessed na blessed. Kaya ito, ang tinatrabaho natin ngayon is kung paano mapalago yung ating revenue. Gusto niyo yan malaman, comment lang kayo dyan sa aming comment box dyan. Sa WHD, kung gusto niyo din na i-video ko din o i-flex ko din yung pag-i-pick ko ng aking WH. Kasi yung WH, nangirap talaga yung i-public one hour na 4,000. Nangirap na rin yan, lalo kung ang dami ko ng cellphone, tapos wala kang ibang gadget. Kaya, yung gusto niyo malaman, mag-comment lang kayo dyan at gagawa niyo yan. Salamat na pala sa panonood at ito na nagtatapos ang video. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa lahat ng video na i-upload. At kung meron kang mga suggestion or mga katanungan, comment down below. Sasagutin ko yan.